Hello mga kakakot! Ayan, it's Sunday. And mag-exercise lang tayo uli. And before that, ipakita ko lang sa inyo yung ating custom-made na ab rocker. Matagal na to guys, parang 20 years na yata to. Unang labas pa lang ng ab rocker. And then, nag-modify lang ako. Nabulok na kasi yung una nito, yung una kong gawa. Kaya nag-remedyo muna ako ng tabla at saka ayan, sapin-sapin na lang muna ng unan. Kagandahan dito sa custom-made ab rocker ko guys, pwede mo tong loadan ng plates. Yan. Kasi merong iba dyan na bibili ngayon, wala yung lalagyanan ng plates. So ito kasi wala pang Shopee noon, wala pang Lazada. Home TV shopping pa lang noon guys, nakita ko na itong ab rocker na to. Eh mahal. So nagpagawa na lang ako doon sa bayaw ko using yung retasong bakal. So ayan guys, umpisa na tayo. 30 repetitions, 3 sets, front na abs ang ating i-workout. And ang ano natin guys ay ab crunches, front ab crunches. Ayan nga, so 30 repetitions to. Ayan. So sana yan lang. So sa una, wag nyo munang, kung gusto nyo rin gayahin, sa una wala munang plates. So nung nasanay na kasi ako, so from my previous videos, so kahit 3,000 or 1,000 na front ab crunches, kayang-kaya na guys. So nag-level up ako ngayon and ayan, nilagyan natin ng plates. Nung una nilagay ko 5 pounds lang, 2.5 on each side. And then ngayon, nung sumunod, ginawa kong 5 pounds on each side. And then ngayon, ginawa ko ng 10 pounds on each side. Ayan. So sa una, maninibago kayo kasi ma-workout din yung leg ninyo. Magkakaroon kayo ng muscle pain sa inyong neck, which is good. And kasi na-workout din yung neck ninyo. Pero syempre, huwag nyong bibiglain yung pag-workout dahil baka naman ma-strain masyado yung inyong neck. So ako matagal ko nang ginagawa to guys. And yun nga, I've decided na mag-level up. So ayan, meron na tayong weights ngayon. So bali 20 pounds yung load nito guys sa ginagawa ko. And we're on our second set. Ayan. So tapusin lang natin, 30 reps. Ayan, 3 sets to guys. And yun nga sabi nila, the key is consistency. And then by the way pala, after ng 30 reps, pahinga tayo 10 seconds and then start uli. Yun, ganun yung ginagawa ko. So yan, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. So huwag nyo kalimutan huminga. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, masakit na sa abs yan. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So pahinga tayo 10 seconds and then ibang part naman. So sa side obliques naman tayo mag-workout guys. So ganun lang yung ginagawa ko. And yun nga, sana yan lang talaga. So yung dati kasi, yung ginagawa ko walang weights. Eh parang feeling ko hindi na tinatamaan yung kumbaga hindi na ako nakakaramdam ng pain after ng workout. So ito, after ng workout, parang naggalit yung mga muscle mo sa abs and then lumalaki yung muscle mo, ganun. So I decided na ito na muna ang gagawin natin tuloy-tuloy. Babalik pa rin naman tayo do sa walang weights, do sa malaming repetitions. Pero for now, gawin ko na lang muna merong weights. Yan, para mas matamaan pa ng husto yung ating muscles or yung ating obliques. So mas mabigat, mas tatamaan, and then mas konti lang yung repetitions. Mas konti yung repetitions, well, mas mabilis yung exercise. So yung dati ko kasing ginagawa, maraming repetitions. So inaabot ako ng 1 hour, 30 minutes para lang doon sa workout na yon. Okay naman, kahit maraming repetitions kasi lumalakas yung core,
And then, yun nga, pag nagpa-plank ako, tumatagal na yung minutes na kaya ko. And then, na-slim din talaga yung aking waistline. So, hindi ko pala nasukat, guys, kung anong waistline ko. I-update ko na lang kayo dyan for my next video. So, ito guys, side obliques. So, don't forget na breathe pag, ano, pag-execute. And then, pakiramdaman din ninyo yung muscle. Kasi, hindi naman to basta ini-execute lang ng ganyan. Kailangan i- yung papakiramdaman mo rin yung muscle na ini-exercise mo, ganon. So hindi basta ma-execute lang. So kung parang nagbubuhat ka ng barbell, bicep curls. So pag nagba-bicep curls ka, pinapakiramdaman mo yung muscles mo sa biceps. So sa ganitong paraan, sa ganitong exercise, ab crunches, so pinapakiramdaman ko rin or kinokontrol ko rin yung aking muscle sa obliques. Ayan. So pag-angat ninyo, pagbaba, medyo pinipigilan ko 'yan, yung pagbaba para mas magkaroon ng intense sa at magkaroon ng intensity yung ating workout. Ayan. So we're on our third set na, and don't forget, hinga lang, and then 'wag niyo rin bibiglain, ano, paunti-unti lang. Kung hanggang saan lang yung feeling nyo kaya ninyo, gandun na lang muna. And then pag nakaramdam kayo ng muscle pain after the workout, pahingang konti, kain na maraming protein, drink water, rest. And then kung mas maganda na uli pakiramdam ninyo, and then you get back to the, ano, to the, get work, you know, workout uli. Ganun. So level-level lang yan, paunti-unti. So baka sa susunod nito, madadagdagan ko na rin yung reps instead na 30. So baka magawin kong 40, ganun. O kaya naman, dagdagan ko yung timbang. So we're on our, ayan, we're on the third set. Ito pa lang pala yung third set natin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, yan, masakit sa abs yan. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. So, papahinga lang tayo guys, 10 seconds. And then, yung kabila naman, yung ating left obliques naman na i-workout natin. 30 repetitions uli, and then 3 sets. So, eventually, pwede kong dagdagan ng, ano to, ng plates. Ayan, so, yung aking kasing customized na ab rocker, eh, ayan, hindi ko pa nalagay ng unan eh. So, maghanap muna ako ng retasong foam, tapos igagantaker ko na ng tela para maging maayos naman yung ano, yung unan ko. Well, hindi naman ganun makasakit sa ulo kasi hindi mo naman talaga i-prepare sang nakahiga or itulak sa itukod yung neck mo or yung leg, yung ulo mo sa board. Control din. Kumbaga alalay lang yan para hindi magkaroon ng masyadong strain yung ating ulo kapag tayo ay nagsisit-ups or nagka-crunches. Kasi kung walang ab rocker, yung feeling ko kasi, pag bumabangon ka, hinahatak ng braso mo yung ulo mo. So ito, using an ab rocker, medyo nag-guide hanggang shoulders yung pag-crunch mo or pagbangon mo. And then, hindi kailangan na fully nababangon when you do crunches. Kasi yung mga nagsisit-ups ng buo, masyadong strenuous yung sa ating lower back. Lalo na kung may edad ka na katulad ko, or meron kang back injury, or meron kang back pains na iniinda. So maganda yung ganito, ab crunches lang. May napanood kasi akong YouTube videos na yung full crunches, eh, sabi nung mga therapist doon, kapag masyadong strenuous sa iyong neck at sa inyong back, eh hindi na minsan maganda yon. Dapat kasi ang concentration ng pain, ng intensity ng workout, eh dun mismo sa muscle na mino-workout mo. And then sa crunches kasi, or sa ating abdomen kasi, yung kapirasong crunch lang na ganun, yung pagtiklop mo ng konti, workout na yon para sa ating abdominal crunch. So ito parang third set ko na to. 4, 5, don't forget to breathe. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, and 30. So rest tayo ulit 10 seconds. And then dito yung time na to, parang feeling ko kaya ko pang i-workout yung aking abdom, yung front abs ko. So mag-ano pa ako ng ano, na isa pang set. So kung gusto niyo, pwede niyo rin gawin yon, additional set pa uli. Kung feeling niyo kaya niyo pa, and then kung may oras pa kayo, and kung gusto niyo talaga ng dagdag na intense workout. But of course, hindi ko naman sinasuggest na gayahin ninyo yung aking home workout. Maganda rin syempre kung mag-enroll kayo sa gym, meron kayo instructors. Pero yun nga lang, katulad ko, wala kasi akong budget. So I'm doing it on my own, sa bahay lang, with improvised exercise equipment. Ayan. And since meron naman akong plate, so I do this. Ganon. And of course, syempre, katulad ng sinabi ko kanina, huwag niyo nang bibiglain yung katawan ninyo, unti-unti lang, but make sure na consistent kayo, and then every time na on your next workout, make sure na maybe to add something or to add repetitions or yun nga, yung weights maybe like that. So ganon. Ayan, so hope you're enjoying this video and ma-inspire din kayo to exercise, kasi ako ang laki na nang ibinawas ng timbang ko. And by the way nga pala, it's not enough to just exercise, kailangan po talaga ng balanced diet. So ito po kasi is a lifestyle, ano? So hindi kayo nag-exercise para lang bumalik do sa dati niyong bisyo sa pagkain, ano? Kapag nag-diet po kayo, yun na talaga yung magiging lifestyle ninyo. So pipiliin niyo yung tamang diet sa inyo, keto or low carbs, ganon. And but ako, tinanggal ko na po kasi totally ang sugar. So hindi na ako masyadong kumakain ng lahat ng may sugar or matatamis. So, bawas na ang sugar consumption ko. So, very limited na lang yon do sa mga pagkain na nakakain ko, sa mga content ng pagkain. But not using sugar, drinking soda, wala na po yun, or eating ice cream, or drinking, or eating yogurt na matamis, hindi na po yun pwede. Ayan, bonus clip! So, nag-workout kasi ako, kanina pa nag-aantay itong si Kobe, yung pusa namin. Nung natapos ako mag-workout, nagpapahinga ako. Ayan, sabi niya siya naman, ako naman ang i-workout mo. Ayan, so nagpapamasahe siya ngayon. Gustong-gusto niya yung minamasahe siya sa leeg. Sa leeg, sa ulo. Ayan, ganyan. Gustong-gusto niya yung ganyan. So kanina pa siya nag-aabang sa akin habang nag-workout ako. Hindi lang siya kita doon sa camera. Nag-aantay siya. Nag-aabang lang siya. Ayan, so hopefully you enjoy this video. And thank you for supporting our channel, sa aking misis din. Ayan. And pwede nyo rin i-share pala itong video na to. And also, you can support me by sending stars. Thank you. And ayan. So ayan, kulit-kulit niya. Naglalambing siya ngayon. Minsan itong busa na to, pag hahawakan mo siya, ayaw niya magpahawak. So yan, ganyan siya. Kapag gusto lang niya lumapit, saka mo siya mapepet. Thank you for watching!